Losyang? Paano nga ba maiwasan ang pagiging isang losyang? Mami ka na nga, tapos mukha ka pang losyang. Paano nga ba maiiwasan magmukhang losyang kahit na mami ka na? Hello mga mamis, Mami Kim here. So in today's video, pag-uusapan naman natin kung paano ba tayo magiging fresh every day sa ating mga husband, sa ating partner, sa ating jowa, sa ating boylet, ayan. So yes, in short, pag-uusapan natin ngayon kung paano ba tayo magiging or paano natin may iwasan magmukhang losyang kahit na isa na tayong mommy. So yeah, if you're interested to know kung paano natin may iwasan ang pagiging mukhang losyang kahit na mommy na tayo, just keep on watching. So yeah, in today's video, mga mommies, pag-uusapan na natin kung paano ba natin may iwasan magmukhang losyang or maging losyang. So, katulad ko, mga mommies, I have 4 kids na. And until now, I'm trying my best na hindi magmukhang losyang sa paningin ng aking husband, ng aking partner na si Daddy Dennis. Siyempre, alam niyo na, di ba? So, kailangan natin magmukhang fresh palagi. Hindi man palagi, pero siyempre, kailangan natin na, alam niyo, yun yung parang maganda pa rin tayo sa paningin ng ating mga husband, ng ating mga asawa, ng ating mga partner, di ba? Para kahit naman na mga nanay na tayo, alam niyo yun, hot mama pa rin tayo sa kanila, di ba? So yun. So syempre para na rin makaiwas na rin sila sa pamababae at sa paghahanap ng iba, di ba? So yeah. Kaya ito ngayon yung mga tips na mabibigay ko sa inyo bilang isang mommy for kids na effective naman sa tingin ko na pwede nyo rin namang gawin sa inyo mga mommies. So yeah, first tip na mabibigay ko sa inyo para iwas losyang look tayo mga mommies is, syempre, maligo tayo every day. So hindi lang every day, 'di ba? Kung pwedeng twice a day, why not, 'di ba? Para at least mas fresh, mas bongga. Diba? Kasi alam nyo, dito sa Pinas, syempre dito sa bansa natin, mainit ang panahon. And para maging fresh yung amoy natin, fresh yung look natin, 'di ba? Kahit na nasa bahay lang tayo mga mommies kasi alam ko na karamihan sa ating mga mommies is a stay-at-home mom. And syempre, dala na rin diba ng sitwasyon ngayon na nagkaroon ng pandemic. Kaya halos lahat ng mga mommies is nasa bahay lang, work at home, diba? So yeah, katulad ko, I'm a stay-at-home mom, work at home din. And even before pandemic, ganito na talaga ako. Nandito lang talaga ako sa bahay. Kasi yung work ko is dito lang din sa bahay. Bilang isang nanay at syempre bilang isang event stylist. So yun, pag event stylist kasi, during event lang, then ocular, dun lang ako lumalabas. And even halimbawa kapag makikipag-client meeting and also pagkabibili ng mga kailangan sa event dun lang ako lumalabas. Pero most of the time, nandito lang talaga ako sa bahay, work at home, and stay at home mom with my kids and with Daddy Dennis. So ayun na nga, diba? Kung kaya nyong maligo ng twice or thrice a day, why not, diba? So yun, syempre sa init ng panahon ngayon, diba? Para maiwasan natin yung mga amoy keme, alam niyo na, syempre pag stay at home mom ka, 'di ba? Tapos hindi naman centralize yung aircon mo sa bahay. So, hindi natin maiiwasan na mamawis-mawis tayo, 'di ba? Lalo na kung may mga toddler tayo, ganyan. So, ayun. So, yun yung number one tip na mabibigay ko sa inyo is maligo kayo every day, twice or thrice a day will do. So yeah, para maging fresh tayo at mabango tayo everyday. Tip number 2 na mabibigay ko sa inyo para maging fresh look kayo at hindi maging losyang look is, syempre, do your skincare routine. So we have morning skincare routine and meron din tayong nighttime skincare routine. So yeah, syempre kailangan natin yan mga mommies, di ba? Para lalo tayong maging mag-glow, maging fresh. Alam niyo, importante sa atin yung skin natin. Lalo na ngayon as a mom kasi syempre, di ba? Yun nga, sa dami ng inaasikaso natin, kahit na nasa bahay tayo, I mean, kahit na alam niyo, mahagard tayo sa pag-aalaga ng mga junakis natin, mahagard tayo sa trabaho natin,
Tapos yung everyday routine mo, everyday na ginagawa mo sa bahay, dahil nasa bahay ka lang naman, malaking bagay yung pagkakaroon ng skincare kasi namo-moisturize mo. Syempre, kailangan natin gumamit ng, of course, moisturizer para laging ma-moisturize ang ating balat, mga mamis. Hindi tayo maging tuyo at maging unhealthy yung skin, maging dry skin, di ba? So, yun, isang cause din yun. Bakit nagiging mukhang lotion ang isang nanay, ang isang mommy? Dahil natutuyot yung mga balat, di ba? So, one thing na mabibigay ko sa inyong advice is yun nga, moisturize your skin every day, every morning, and every night before you go to sleep, mga mamis. And if makakagamit kayo ng toner, ng serum, or serum, and also yun, gamit kayo ng mga lotion, ganyan, di ba? Para ma-moisturize yung buong skin nyo, hindi lang yung face nyo, di ba? Malaking ano yun, malaki talaga yung nagagawa niya para sa isang mommy kasi una sa lahat, na ano yung confidence ng isang nanay, ng isang mommy kapag ka nakikita nyo na, alam nyo yun, yung nakikita nyo na parang nag-glow yung skin nyo, kahit nandito lang kayo sa bahay, na kahit nag-aalaga lang kayo ng mga anak nyo, di ba? Kumbaga, nagkakaroon kayo ng time para ipamper nyo yung sarili nyo. Kahit nandito lang kayo sa house, hindi nyo na kailangan lumabas para magpaganda, di ba? Para maging fresh kayo lalo at mag-glow kayo lalo sa paningin ng inyong mga asawa, ng inyong partner. Yun ang gawin nyo, skincare. Isa na ring bagay yung paggamit ng skincare, makakatulong para magmukha tayong bata. Alam niyo na, mga mommies. Alam niyo yun, actually, hindi sa pagmamayabang ha. Pero, until na marami pa rin nagkakamali sa age ko, napagkakamalan pa rin nila, marami pa rin napagkakamalan ako na teenager. Alam niyo yun. Hindi naman sa pagmamayabang, mga mommies. Pero, ayun, may mga oras na, ano, na nagkakamali sila sa edad ko, yun. So, minsan, akala nila teenager pa rin ako, pero, ano na, edni na. So, hindi. Hindi ko alam kasi dahil siguro na maintain ko nga yung pagiging young-looking skin and glowing skin. Char. Ayan. So, yun. Diba? Kaartehan yun. So, yun nga. So, malaking tulong yun, mga mamis. Makinig kayo sa akin. Third tip na mabibigay ko sa inyo is use perfume, cologne, na alam nyo yun na nakaka-fresh yung amoy, na nakaka-baby yung amoy, diba? And, syempre, makeup. Kapag ka stay at home mom ka naman, mabibigay ko lang na tip sa inyo when it comes in makeup para magmukha naman kayong presentable kahit nasa bahay lang kayo, magmukha kayong presentable sa harap ng inyong asawa, partner, jowa, boylet. Eh, syempre, gumamit lang naman kayo na yung hindi mabigat na makeup, diba? O yung talagang ano lang, no makeup, makeup look. Yan. So, yun yung mga gat. Parang ganito. Ayan. Diba? Basta simple lang. Kasi ako, mahilig ako sa makeup, pero hindi ako mahilig mag-makeup. Get? So, yun. Parang ganito lang. Konting eyebrows, ganyan. So, minsan hindi ako nag-eyebrows, pero nag-eyebrows lang ako para lang ma-enhance yung eyebrows ko. Kasi pag sa video, pag nag-film ako, hindi siya masyadong kita. So, yun. Makapalakas yung eyebrows ko. And, gumagamit lang ako ng konting eyebrows and eyebrow mascara para ma-enhance siya. Tapos, very light lang. Tapos, ayan. Concealer lang yung gamit ko. Very light concealer para lang ma-conceal yung mga chismis. Mga konting chismis sa aking face lock. Ayan. So, yun. And, ang mga eye bags. Ganun. Minsan, lip tint sa cheek and sa lips. Or, minsan naman, gumagamit ako ng cream na blush on. Ganun lang. So, yun. And then, minsan, pag nag-cream blush on ako na very light lang, tulad yan, ano lang, lipstick lang na nude, na sa nude shade lang. So, ayun. Ayoko na medyo heavy yung or dark yung lipstick. Ganyan. So, ayun. Ang ganun lang pagka sa bahay. Tapos, hindi na ka nagpa-powder. Minsan, ano lang, pag talagang yung pang-bahay, talagang hindi ako mag-film, ganyan. Ano lang, gumagamit lang ako ng ano, yung yan, mascara, eyebrow mascara, tsaka lip and cheek tint. Ayan. Basta ganun lang, minsan hindi ako nagko-concealer. Yun lang, ino-omit ko lang yung concealer. And moving on to our fourth tip para maging fresh-looking kayo and young-looking kayo. So, in short, hindi kayo magmukhang lush sa paningin ng inyong mga asawa, husband, mga jowa, boss, and boylet nyo is ito. Ito na yung number 4 tip, mga mamis. Yun, punta kayo ng salon, get your hair and nails done, ba? Diba? So, pag sinabing get your hair and nails done, basta yung mga ano lang, yung mga simple. Halimbawa, gusto nyo naman magbago ng look, ba? Diba? Kung dati,
curly yung hair nyo or wavy yung hair nyo, di magpa-reband kayo or magpa-keratin, Brazilian keratin treatment kayo. Ganun. Para new look kayo sa ano, di ba, sa paningin ng inyong mga partner and husband, di ba? So, yun. And, yung nails naman, syempre, kailangan ng mani pedicure, syempre, para naman at least presentable naman yung mga kukun natin sa ating mga asawa at mga partner natin, di ba? Kaya nyo naman mag-manicure, pedicure, at least, ano lang, make sure na laging malinis yung mga kuko natin, lalo na sa paa, di ba? Kasi, syempre, mga babae pa rin tayo, kailangan natin ng proper hygiene pa rin, di ba, kahit papalo. So, kahit na mga nanay na tayo, at nasa bahay lang tayo, di ba, parang masarap pa rin yung feeling na, parang feeling mo, bagets ka pa rin, feel mo, teenager ka pa rin, dahil nga sa fresh ka, fresh yung aura mo, ang ganda-ganda. Di ba yung mga ganun? Iba yung nagagawa ng ganun pakiramdam sa isang nanay na ano ka, na parang feeling mo ang ganda-ganda mo everyday, sa, lalo na sa paningin ng asawa mo, di ba? Para at least, di ba, kahit na nanay na tayo, hindi tayo magmumukhang losyang. Alam niyo yun, syempre importante yun para at least yung mga jowa at mga asawa natin, 'di ba? Hindi na sila tumingin sa ibang mga babae. Alam niyo 'yun, syempre 'di ba? Nakaka-insecure din naman 'yun sa part natin na alam niyo 'yun, na kahit nasabihin, kahit tumaba ka ng ganyan, okay lang. Okay lang. Hello. Ang plastic, 'wag ganoon. 'Wag ganoon. 'Wag ganoon talaga. Ayoko ng ganoon. Diyos ko. Mabibilang lang talaga siguro yung mga lalaki yung totoo na ganoon, na baliwala sa kanila kahit mag-gain ng weight yung asawa nila or girlfriend nila. Kasi diba, syempre mga lalaki, alam naman natin yung nature nila, diba, na oh, nakapag nakakita ng sexy, nakakita ng maganda, nakakita ng hot, alam niyo yun, diba, talagang mapapalingon, mapapasecond look, diba, tapos sasabihin nila sa'yo na okay lang kahit na tumaba ka, kahit na lumaki ka ng ganyan. Hindi talaga. Huwag kayong ano sa mga ano nyo, mga asawa nyo. Proven na yan. Hindi, pero talaga, syempre maging conscious tayo sa sarili natin, sa katawan natin, mga mamis. Kasi syempre, hindi lahat ng lalaki, hindi lahat ng asawa natin, hindi lahat ng partner natin, kaya tayong tanggapin kapag nag-gain tayo ng weight, diba? So, hindi rin totoo na kapag mahal mo, tanggapin mo lahat, lahat, kahit na magbago man siya ng itsura. Kaplastikan yun. Kasi, syempre, diba, alam niyo yun, iba-iba yung tao eh. Pero alam ko na karamihan sa mga lalaki, mas gusto nila yung sexy pa din, yung gorgeous pa rin, yung hot pa din, yung pretty pa din, diba? Yung na-maintain kung paano nila nakilala or nagustuhan yung naging asawa nila or yung naging partner nila. Gusto nila yung na-maintain nila yung look na ganun. Para at least, diba? Syempre, tayong mga asawa nila, tayong mga wife nila, tayong mga mommies, diba? Dapat, i-maintain natin yung ganung look natin kung paano nila tayo nakilala. Kung hindi man natin ma-maintain, at least, mag-upgrade pa. Kasi, syempre, mga mommies na tayo, lang namang pabayaan natin yung sarili natin, diba? Hindi porket stay-at-home mom tayo at marami na tayong anak or konti man yung anak natin, e pabayaan na natin yung mga sarili natin. Hindi, syempre, yung mga anak nga natin, diba? Hindi natin pinababayaan. So, as long as na hindi natin pinababayaan yung mga anak natin, meron tayong karapatan na hindi natin pabayaan yung mga sarili natin. Lalo na yung look natin para maging presentable naman tayo sa paningin at maging maganda tayo at hot tayo sa paningin ng ating mga partner and asawa, di ba? So, yun. Kasi syempre nakaka-insecure yung ganun, di ba? Aminin nyo mga mamis, di ba? Nai-insecure din kayo kahit na anong ganda nyo, kahit na anong sexy nyo, di ba? Kahit na alam nyo sa sarili nyo, sexy ka naman, na-sexy naman ako, hot naman ako, pretty mom naman ako, hot mama naman ako. Pero wag ka, dumadating sa point na pag nakita mo yung husband mo or yung partner mo na tumingin at napa-second look sa ibang babae, parang nai-insecure ka, diba? Pag ganun, pag mami ka na, diba? Parang may insecurities pa rin na ma-feel. So, ayun. Kasi hindi naman tayo lahat perfect, diba? Kaya dapat, gawin natin itong mga to para, ano, alam nyo yun, tumaas yung confidence natin bilang isang mommy. So, yun. Number 5 tip na mabibigay ko sa inyo is wear clothes and accessories that are timeless. So, yun. If, depende naman sa inyo, syempre, kasi ako, mas bet ko yung minimalist accessories lang. Alam nyo yun, yung mas konti yung accessories na sinusuot
lalo na kung nasa bahay ka lang naman. Yung clothes, syempre, pagdating doon, pag mo naman yung nanay ka na nga, tapos magsusuot ka pa ng pang-nanay lang na gamit, di ba? Nanay ka na nga, at nanay ka pa ng apat na mga bata, katulad ko, di ba? So, ano na lang, di ba? Mga bestida na, alam niyo yun yung mga talagang oldies na mga klase ng damit, di ba, na pangnanay. Siyempre, di ba, alam niyo yun, yung kung gusto mo maging, ando ka pa rin sa, ano, sa age mo na may kay ka pang magsuot ng ganun, and carry mo naman magsuot ng ganun, di ba, why not, di ba, para lang magmukha kang presentable. Kasi malaking tulong talaga sa pagtaas ng confidence ng bilang isang nanay. Malaki talaga yung nagagawa ng mga ganitong bagay na sa pananamit mo, pag-makeup mo, yung sa pag-aayos mo, mga skincare mo. Malaking nagagawa niyan para sa ating mga mamis na nandito lang sa bahay. Kasi syempre, hindi tayo laging lumaalis para magmukhang maganda, yung mag-makeup, mag-umorma, diba? So yun, kahit nasa bahay lang tayo, syempre, alam yun, hindi naman masamang mag-shorts kasi asawa mo lang naman yung nakakakita sa'yo, or mag-sleeveless, mag-crop top, diba, mga ganyan. As long as nasurve ka naman ng bahay at hindi mo binabandera naman yung buong katawan mo, yung buong skin mo sa labas ng ganyan yung itsura mo, eh, okay lang yun para sa akin, diba? As long as sa asawa mo ikaw, sa asawa natin tayo, nagpapaganda at nagpapasexy, go lang, G lang yan, diba? So, yun. So, iwasan na lang natin na magdamit tayo ng mga, alam nyo yun, oldies. Syempre, malaki din yung effect nun sa itsura natin, diba? And syempre, sa paningin ng ating mga asawa at partner, diba? So, syempre, mas gusto nila yung parang hottie-hottie mama ka pa din dyan. Ganun. Number 6 tip na mabibigay sa inyo para hindi maging lush siya is drink lots of water. Ayan. Para ma-hydrate tayo. Alam niyo yun, yung skin natin is ma-moisturize. Kasi malaki talagang tulong yung nagagawa ng pag-inom ng water, mga mamis. Kasi nare-release natin yung toxins sa katawan natin, di ba? Nakakatulong siya. And also, nakakatulong siya para mag-hydrate ng skin natin. Iba yung nagagawa niya sa, ano, sa skin natin, mga mamis. Tapos, basan na lang na uminom ng mga alcoholic drinks masyado, occasionally pwede, di ba? And then syempre iwasan din natin yung pagsusmoke kasi talagang sobrang ano, talagang proven na yun na ang lakas makadry ng skin and alam niyo nakakalosyang look siya talaga. Iba kasi yung glow na nabibigay sa atin kapag wala tayong bisyo. Alam niyo yun, yung wala tayong, hindi tayo nagsismoke. And, kumbaga healthy living, di ba? Katulad ko, dati, yan, nagsismoke ako before. And, ilang years na rin ako nag-stop. So, dati, talagang, ano, sobrang, ang skinny ko. Tapos, nagkakaroon ako ng breakouts. Tapos, syempre, di ba, yung usok ng yosi, kumakapit sa buhok, sa skin, so ang bantot, di ba? Tapos, syempre, off yun, di ba? Tapos, yun, nakakadry ng skin. And talagang, syempre, pag nakakadry ng skin, nakakalakas makatanders, nakalosyang. So, ayun. So, iwas tayo sa mga ganun, mga mami. Syempre, di ba, kailangan uminom ng water. And also, don't forget to drink vitamin C, vitamin E, and mag-take kayo ng collagen, mga mamis, kasi malaking tulong yung pag-inom ng collagen. Although ako, hindi ko pa natatry uminom ng may collagen. Pero, based on my research, ayan, malaking tulong ang nagagawa niya. Sa ating first is, nakakapag-boost siya ng immune system. And second is yun, nakaka-ano siya, ha-brighten and glow ng skin siya, yung collagen. So, and of course, yun, before I forgot, exercise regularly. Kahit na alam kong ang iba sa inyo ay tinatamad mag-exercise katulad ko. So, yun. So, kung tinatamad kayo mag-exercise, mag-zumba na lang kayo, mag-tiktok kayo, mag-yoga kayo, yan. So, yun yung mga walking, di ba? So, yun yung mga ibang option ng pag-exercise na alam ko na pwede kong i-share sa inyo para at least, kasi, di ba, katulad ko, sa dami ng ginagawa ko, sa dami ng inaasikaso ko bilang isang work-at-home mom and stay-at-home mom with 4 kids, hindi ko na nagagawa talaga mag-exercise kahit napilitin ko. Parang wala pa talaga akong, alam nyo yun, wala pa ako sa focus para magdire-diretso mag-exercise. Kaya ang ginagawa ko, pag-TikTok, kasi ang pag-TikTok, hindi lang naman yan
mga pangbata or pang teenager, 'di ba? Pwede 'yan sa ating mga mommies. So ayun, 'di ba? Para at least kahit na mga mommies tayo, nakakagawa tayo ng exercise, 'di ba? Yung mga mahilig magsayaw dyan, ganyan. Kasi yung pagpa-practice mo pa lang ng steps sa TikTok, 'di ba? Ano na, medyo mahirap na. So talaga magpapawis ka talaga doon, 'di ba? So yun yung ibang pwede yung maging option, yung Zumba, yoga, and TikTok. Yun lang yung ma-share ko sa inyo na anti-loshang tips for mommies like me. So yeah, sana nag-enjoy at may natutunan kayo dito sa video na to, mga mommies. And if you do, please don't forget to give this video a big thumbs up. And don't forget to subscribe to my channel if you still haven't. And click the bell button beside the subscribe button para lagi kayong updated sa mga bago kong videos. Bye! See you on my next one!